Positive Day Gilivers, this is Dr. Gigi di Sunga from I Can Change Project. Alright, so magandang gabi sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat na gusto magpa-coach sa atin or online consultation, if you want to start, advertise, or improve your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. Gigi di Sunga. Alright, so ngayong gabi, yan, I'm so excited. Kanina pa ako na-excite dahil first time nating ma-interview at mag-guest ang aking idol. Yan, sa si Mr. Entrep Champ. Yan, Sir Paulo TV. Yay! Palakpak! Hi, sir! How are you? Oh, magandang gabi, Doc, no? Doc Gigi. And dun sa lahat ng mga nunood sa atin sa programa mo. And congratulations first. Alam ko na medyo matagal mo na itong ginagawa. And there's a ano ba, big following already. Sasabihin ko sana follower. So, follower ako, sir. Yeah, follower ako. Salamat. Alam ko na may matagal na panahon na. Ngayon, yun nga, alam mo, sabi ko nga, it may be yung panahon ngayon, di ba, parang it's a resurgence of people getting into digital. In fact, mas nagiging aware ang tao sa ngayon dahil nga parang nakikita yung advantage ngayon ang ginagawa natin. And maraming pagkakataon na marami pang pwedeng gawin given this crisis. Situation. And I hope that this crisis will not just be a reminder of things that parang wala lang. It's is a state or a transition wherein we wanted to see that yung liminal transition that is happening right now will be very good at the same time, will be beneficial and an advantage for those people or individual who would like to see anong opportunity along the way, whether it's in business, in your corporate career, personal man, professional man, and so many things. Diba parang so many realizations ang nangyari, Doc? Diba? You agree? Dami-daming realization. Sabi nga, from physical to mental to social, spiritual, parang financial, lalo na financial, nakikita natin ano ang pwedeng gawin. Meron pala akong pwedeng skills that to take. Meron pala akong pwedeng opportunity that I have to see, and so on and so on. So I hope na this session, I have done so many during lockdown. Patuloy siya, even webinars, even yung mga corporate engagement. Tuloy-tuloy kasi people, company wanted to see that their team are on track, di ba, with the resumption, di ba? Always remember everyone that the resumption is not meant that tapos na ang lahat, hindi na threat yung COVID. But basically, it's really more economic yung driver. That's the reason why nagkaroon ng, syempre, modification on all quarantine na nangyayari. So good to be with your show. Maraming salamat for the invite. Although alam ko na late ng concert kasi nga alam natin during the lockdown, gusto nating isingit, pero at least ngayon finally we're in. Yes. I'm ready. Yeah, sir. It's a privilege. Pero sir, before we move forward sa ating mga topics, gusto ko lang sabihin sa mga Gilivers ko na si Sir Paulo, isa po siya sa mga nag-motivate sa akin to write my own book. Sir, naalala mo, naging speaker namin kasi si Sir Paulo sa school namin sa Asia Pacific Council for Advanced Studies. So, nung dumating siya, pinagkaguluan siya, tapos after niya mag-talk, bumili ako ng book niya yung siya. Then, the 10 principles yun eh. Then, nagpa-cite ako sa'yo ng book, kung naalala mo yon. So, sabi ko, parang ang sarap nun. That time kasi hindi pa ako speaker, sir, sabi ko, parang ang sarap naman nung speaker ka, tapos after mong mag-speak, magpa-photograph ng book. So, sabi ko kay Ma'am Maribi, I want to do that. So, kaya nung, ano, sir, nung, di ba, nag-launch ako ng book, tapos nag-comment ka, so sabi ko, pinakita ko yung picture natin dalawa. Sabi ko, sir, this picture motivated me to have my own book. Yan. So sa lahat mga Gilivers natin, yeah, si Sir Paulo, isa yan sa tinitingnan natin talaga. Idol natin yan eh. Follower ako ni sir. Tsaka, ito pa, kasi si sir, ano siya, mabuting kalooban niya. Mabait siya. Ilang beses ko nang na-meet si sir. Isa sa mga katangian ng gineges ko dito, sir, mababait. Talaga, ha? Yan. Tsaka, yeah, sir. So, sir, salamat for that introduction. So, very busy, sir. Salamat na paunlakan tayo ni sir. So, sir, bigyan natin ng ano ngayon, yung parang, ano ba yung tamang reaction natin ngayon sa nangyayari, economically? So, sabi mo nga kanina,
affected yan spiritually and all that. Pero dun tayo sa expertise nating dalawa. So, economically, ano yung pwedeng maging reaction ng isang ordinaryong empleyado o isang ordinaryong business owner? Well, yun nga, no? Yung economic reason, sabi nga natin kanina, part of the parang naging reason for the modification ng quarantine and so on is driven by ekonomiya talaga. So, ibig sabihin, alam naman natin na siyempre magkakaroon ng kahirapan ang gobyerno para matustusan yung pangangailangan ng lahat, no, ng Pilipino. So, basically, parang how do you strike the balance between economics at the same time yung health, diba, yung concern about isa. Since we wanted to go back gradually, and alam naman natin yung impact talaga, I think for many people, kung naririnig po natin sa news, nakakalungkot na maisipin na from the last count already, it's about 7 million mahigit na yung nawala na ng trabaho. Yes. Yung numbers of companies who have closed already. So, ibig sabihin, ang laki ng effect already with this COVID-19 dun sa lahat sa atin. Now, how do we get to see ourselves moving, diba, towards these challenges? Parang yun ang nakikita natin eh. So, ibig sabihin, if there would be similar parang changes in what's happening right now, meron din dapat tayo nakikita na ano naman yung upside. Ibig sabihin, if there's upside in it, gusto na rin na natin makita yung upside. Diba, remember, most companies, most businesses would like to have the, kung ang COVID gusto natin, flatten the curve. Diba, flatten the curve. Tayo, we wanted to see a U curve. U, baligtad, paano ba? U curve. Meaning to say, kung bumagsak yung ekonomiya natin o negosyo natin, di ba, gumanyan, we wanted to see mas mabilis yung pagbalik. Parang pagbalik. Kaya yung U-curve na yun, gusto natin makita the yun. The rebound, yeah. O, parang if it's going to be a rebound and so on. Kasi ang problema ngayon, parang, alam mo naman, ma'am, di ba, I'm also into business. Parang what have been lost for the first quarter and probably till now, second quarter, wala na yun. It's lost already. You cannot recover any more that losses. Diba? Ibig sabihin, you're facing now another quarter wherein hindi mo pa rin nakikita kung anong mangyayaring talagang kabutihan. So, there's a reason enough to get everybody to do pivot. Diba? Mag-pivot ka na. Take some tweaking already. Work on things already. And then adapt with what's happening around us and adapt to what would be the changes within your company, within your customer's base, trading base, and basically go on with that. Kasi yun na lang mangyayari. So basically, ang tinamaan talaga financials, economical, di ba? Parang, anong pwede natin gawin ngayon as individual? Anong plan mo? Yeah, that's yun yung question, sir. Yeah, oo. Parang, anong gagawin natin ngayon as individual? And ang isa lagi sa tinitingnan to parang individually and company is like, unahin ko ma'am, hiwalay natin individual, no, sa company. Oh, okay. Yes, opo. Sa individual, it's about time to really see if working from home is one idea that is good for us. Kasi there's a lot of opportunity with doing work from home parang concept. Although, kung tayo nawalan ng trabaho, nag-iisip ngayon na ano ang pwede kong alternative and so on. Yung working from home and doing a lot of options to take like virtual parang education, parang health and wellness related to virtual online session. Those are things. Parang ganon. Now, ang pinaka default na ginagawa ng karamihan is to get into business. Sabi nga natin, parang sideline business, di ba? Parang ito na pagkakataon ko, nasa bahay lang ako. Ano yung mga pwede kong gawin? Sabi ko nga dito, ma'am, parang lahat na ng tao naging culinary chef, naging baker. Yes. Exactly. Lahat tayo naging chef na eh. At meron pang isa, hindi ko lang alam kung good side to o bad side, naging alam mo yung shopping cart masters. Alam mo yun. Yeah. May mga, diba? Nasa bahay lang or dito sa e-commerce platform and so on, so on. So, kumita yung mga e-commerce platform, naging shopping cart masters tayo. Parang yun. Now, Sir, parang you're saying na kung meron kang ginagawa, nasa bahay ka rin lang. So, better start your business. Yes. Kasi if that's one alternative that you wanted to pursue, sabi nga natin, this potential sideline business may be or eventually your baseline business. Meaning to say, it can be a start, parang ano lang, sideline, parang para lang may magawa ako,
para lang merong konting dagdag doon sa panggastos ko sa bahay. But, di ba sasabi nga natin, if it flourishes and prospers, it may be your baseline. Yes. Yes, sir. During this lockdown, ma'am, no, sabi ko nga si, di ba, done a lot of engagement online, etc. And I have seen a lot mentored already. And some of those who have been mentored are now starting to get off with their parang mga konsepto. Now, siguro for our viewers, you might be wondering, ano ba yung mga pwedeng winning business options to take? Yan, di ba? So sige, latag lang tayo. So, yeah. Sige sir, magano tayo ng mga business options. So yung okay. Una, syempre, yun, sabi ko, by default, you get into food. Yun ang pinakaano eh, you get into food. Okay. Ngayon, ang question lang dun, what would be your differentiator in coming up with a food concept? Whether it's parang based ba dun sa value, based ba dun sa taste, based ba dun sa presyo, and so many ideas para magkaroon ka ng magandang head start versus the so many competition all over. Di ba? Parang ganyan. Example, yung sinishare ko kanina, initially they wanted to get into Korean fad and wave. Parang they wanted kimchi type, ganyan, battle kimchi, yeah, blah, parang, blah, blah, blah. Yeah, in kasi yan, seryo. Yan yan, di ba? But again, ang lagi ko sinasabi nga, always be cautious about getting into fad, getting into trends. Ano ibig sabihin, everyone? Fad may be good today, okay siya for the meantime. Paano naman yung kunyari yung trend? Trend may be, again, okay sa ngayon, pero the trend may go out in the next phase or months lamang, parang ganyan. So ibig sabihin, ang key when you're getting into, kunyari, this type of businesses or in any other businesses, ang key dito yung sustainability. So ulitin ko lang, sustainability. Now, how do you do yung sustainability? So ibig sabihin, you always get to see ano yung value that you're going to parang offer your target market. Kasi doon babalik yung value eh. Parang ano ang differentiator mo? Paano ka magiging kakaiba? Paano ka magi-stand out? Kung hindi ka magiging stand out with the rest of your competition, then definitely you go, parang yung negosyo will just get be commoditized. At pag na-commoditize siya, presyo-presyo na lang paglalabanan. Hanggang doon magiging presyo-presyo ng paglalabanan, magiging thin margin mo, so paano ngayon ang kita mo? E paano kung OPEX mo? Buti nga ngayon, at least sa online, nasa bahay lang tayo, ang daming naleles. Walang brick and mortar. Walang brick and mortar. Yeah, oo. So ibig sabihin, konti expenses, sir. Mm-hmm. Oo, napakalaking bagay doon, no. So ibig sabihin, ang key dito, everyone, I've mentioned about the value that you will be offering. Pangalawa doon yung sustainability. And for me, ang importante diyan is always about what? You have to what do you call this? Pinpoint the pain points. Ibig sabihin, kailangan makita mo ano ang pangangailangan ng merkadong gusto mong i-target. Kasi without doing so, then definitely again, babalik ka, mako-commoditize lang. Ibig sabihin, kung ang kagandahan nun, mapipinpoint mo yung pain point ng customer segment na gusto mo, mas malaki ang chance that it will be what? Sustainable. So yun ang key. You have to get the triggers. Example, kung ang target mo, medyo, alam mo yun, sige, two things in your market. For example, if you wanted to get to see the demographics of your market, it may be millennial. It may be young adult, it may be professional, it may be adult. Ibig sabihin, medyo wide. So, yung wide ng demographics na yon, yun yung pwede. Kasi, una, health and wellness, healthy thing. Diba? Parang medyo vegan, medyo vegetable. Yun talaga. Yun, ano bang ini-encourage sa atin, lalo na ngayon? Diba? Get into exercises, get into food that is nutritious, gulay, prutas, etc., etc. So, bakit hindi yon? And probably, that's one of the reasons bakit nag-trigger sa kanila to get into such already. So, meaning to say, it is important that before you get into type of businesses, you know exactly the market, you know exactly your value that will be offered, you know exactly yung, will it be sustainable, and you know exactly the pain points of your target customer. Kasi pag hindi po natin naisip yon, then definitely, parang ang magiging term dyan, gaya-gaya mentality lang tayo. Nandun pa rin yung mentality na gaya-gaya. Ang gusto kasi natin, proactive perspective, and then you're looking at the pain points on what would be the need ng mga karamihang merkado. Similarly, ganito po yung gagawin natin. No? How do you do that? Una,
Pwedeng di ba parang antena? Yung antena, wala na yata. Naka-cable na yata. Wala. Oo. Meron pa rin naman. Wala nang ganun, sir. Ayan. So, sa antena, di ba, ang konsepto ng antena, kailangan mataas siya at saka kailangan parang hindi siya, ano yun, yung wala siyang distractors. Yun, parang nasa open space. Kasi, di ba, ang objective nun, para makuha mo ng maganda yung signal at saka mas marami kong channel na makuha. So, ibig sabihin, how do you get that antenna para sa sarili natin? So, ibig sabihin dito, you up your antenna also and then you scan the environment. Meaning to say, you have to really check and see ano ang pwede, ano talaga ang pain points. Kasi pag na-meet mo yung pain points na yun, then definitely, you're in a good sustainable negosyo. You can be ahead already of your competition. So, that's a key. Sa totoo lang, ma'am, no, ang dami kasi nagtatanong sa akin. Tama yun, eh. Lagi maraming anong magandang negosyo, anong magandang konsepto. If siguro kung nakikita mo, every January, naglalabas nga ako ng Business Insight. Di ba ito yung normal? Yeah, inabangan ko din yun, sir. Yeah, yung top 10. Oo, nakapitong taon na ako doing that. Parang pressure na nga sa akin taon-taon. Parang gano'n na nangyari. So, inabangan na kasi, sir, yun eh. Now, ano yung mga list na pwede? Pwede tayong maglatag ng ibang list, but again, ang sinasabi nga natin, basta pag-aralan natin mabuti yung merkado. At the heart of negosyo, you always look at the value proposition that you need to provide. Kasi kung hindi mo mapoprovide yung value na yun, wala kang mapopropose na value na yun, then definitely, hindi magka-fly, sabihin na natin. Ano, summarize lang natin, tatlo yun ha. So, doon sa mga business options, you have to consider yung value, sustainability, and what is really need by the market. Yes. So, yeah. And then pinpoint the pain points. Okay. Parang kasi yun ang magti-trigger ng lahat. Remember everyone ha, kasi lahat tayo would like to be in business, would like to earn. Pero paano ka magiging kakaiba sa iba? Kaya nga, I don't know, ma'am, if you've heard about the principle that I have developed several years ago, yung nga yung be the orange among apples, kasi that talks about yes, would you be different. Eh? Parang, I even used that as an illustration once in my sa seminar ko. Oo, maganda kasi siya, kasi parang, tignan mo, since then till now, it's applicable. In fact, even yung principle that I have wrote previously, yung sinasabi ko, ang crisis turns to cash, so yung C2C, it's now happening. Yung crisis turns to cash. Yung parang, in any crisis, it is how you do it creatively. It is how you think creatively and come up with ideas and those ideas. And then, paano mo siya itatranslate into an opportunity like negosyo or for individual or in your professional life. Ganun ang dating eh. So that C2C would give you a head start also. Parang, in any crisis, just think of ways. Parang, sabi ko nga, I have my take on crisis. Kung okay lang, i-share ko sa inyo, no? Sana natatanda. Sige, sir. Okay. Dinevelop kong acronym about crisis. Ang ginawa ko kasi with crisis, yung parang while negative yung crisis nangyayari ngayon, sabi ko nga, na-share ko na to sa maraming tao, thousands of people already have heard this. Yung sabi ko, yung crisis can be on a positive take. How does it work? Una, C. Yung sabi ko, challenge for creative thinking. Meaning to say, with this crisis right now, how will you challenge your creative thinking to come up with ideas, to come up with opportunities for your ano, para for your advantage? That's one, C. And then R, stay relevant. Di ba? Parang kailangan hindi ka nawawala eh. Kailangan nandun pa rin. Kung anong nangyayari, you have to adapt. Kaya nga, you have to be relevant. Pangalawa, that's R. And then I, what's I? Sinasabi nga natin, innovate the plate. Innovate the plate. Ibig sabihin, you get innovation going. Ibig sabihin, ano ang pwede mong innovate in what you do? So, ibig sabihin, yung mga gantong pagkakataon, paano ka mag-i-innovate personally and professionally, lalo na sa negosyo? So, ibig sabihin, di ba, the usual plate, bilog siya. Eh, pwede na palang square. Pwede na palang may lalagyan ng baso, may lalagyan ng kutsara, and so on. Kahit nakatayo ka, pwede mo nang gamitin. So, ibig sabihin, ang principle doon, innovate the plate. Why? If you don't innovate, then definitely, yun yung mapag-uunahan ka na ng kapareho mo kung anong gusto mo at anong plano mo. So that's I. What's next? S is about what? Solve problems. Ibig sabihin, maraming problema ngayon, ano-ano mga problema. For example, case study nga natin doon. Kunyari, sa real estate. Diba? I have an audience 2 weeks ago na nasa real estate sila. How do now they solve problems? Ibig sabihin, meron pa rin kasing mga
gustong tumingin ng property, etc., etc. You know what I suggested? Baka pwede mga online trippings. Imbang get a picture. Yeah, virtual. Property, yeah. Being yan. O yan. O ngayon, ganun mo, i-navigate mo siya, i-map mo siya, wherein nakikita niya pa rin yung kabuuan ng property yung binibenta mo, and so on. So that's somehow innovation that's also solving problems. So what's okay. Next? I? Yung next I is about be informed. Meaning to say, you have to be informed in so many ways, in so many times, and parang you need to know what's happening around you. Ang nakakalungkot ko si ma'am, meron pa rin mga tao walang paki sa buhay. Yung bang, akala nila bakasyon, okay, akala hindi matatapos ang akala nila. Iyan mo yung financial assistance ng kumpanya, hindi matatapos ang ayuda ng gobyerno, walang paki. Parang ganun ang dating. Parang they are typical carefree, scot-free individual na walang pakialam. So ang gusto natin, be informed. What's really happening around us? Kasi from that information that you get to see the value at saka ano ang pwede mong gawin out of those information more than the what's happening right now. And then lastly, what's S? Yung S na, ng crisis, di ba? Seek help from others. So ibig sabihin, seek help from others. So meaning to say, you need people who will probably mentor you, colleagues who will push you up, mga beshi na magiging positive at hindi ng COVID ha, mga beshi ang kailangan mo. Don't go with negativity o yung mga negatrons at negastars. So you need to be with people who will always be there to help you. Kaya nga, seek help from others. So ibig sabihin, that's one positive take on how crisis can be what? Can be faced. Yan. So, yan yung I hope na makatulong din sa mga viewers natin yan. Kasi, di ba? Ipo-post natin to. Yeah. Oh, sige. Post natin yan. Kasi, yun yung gusto natin. Na hindi pwedeng yung crisis magpahinto na lang ng mundo natin. Alam naman natin na yun, tama yun na, sir. Di ba? Hindi pala natin kaya ng tatlong buwan, parang nasa bahay lang. Diba? Pero at least, nagagawa. Hindi pala natin kaya yung mga dating ginagawa natin hindi na siya maulit muli, di ba? Although meron naman din mga good side about it, di ba? So those things, so merong good, may upside, may downside, and so on. Kung paano natin siya haharapin, yun ang key dun sa crisis na hinaharap natin. Okay. Yeah. Parang share ko lang din. Dahil nawalan din ako ng appointment, seminars. Kasi nag-speak din tayo. Kasi idol nga kita. So, na-cancel. So, matagal ko ng plan talaga magkaroon ng mga online courses. So, ngayon, nangyari siya. Yun niya. Pwede mo lang gawin. Nangyari yung, pwede na, nagkaroon na ako ng time, naging possible na siya. So, nag-ship ako, sir, from picking, online courses. Kasi talagang, iisipin mo anong pwede. So, yes. Ibig sabihin, yung palang isa, dalawang linggo, pwede pang wala kang iniisip, Pero more than 2 weeks, nako, tingin ko, talagang mukhang mapapay. Hindi na pwede, Diba? Kailangan gawin na tayo. Kailangan nating, una-una, kailangan na mabuhay, kailangan nating tignan in proper perspective what is happening and so on. And definitely, you'll do something that will be worthwhile. Yun nga yun, sinasabi ko nga dyan. In fact, ang posting ko earlier na pinapost ko kanina is about what's your productivity playlist. Parang ano ba ang productivity playlist mo for the week? Ibig sabihin, parang during this period, tatlong buwan na, ano naging productive on your end? Ano yung naging playlist mo for the last 3 weeks or for this week? Ano yung playlist mo? Okay. Ganda nun, sir. I like that. Productivity playlist. I like it. So, ito are meant for all of us. Hindi lang naman sa corporate, it's also professional. But all of us. Kasi parang it reminds us, anong pwede mong gawin? Diba? Parang, ano ba nagagawa mo? Parang looking back, tatlong buwan na o isang linggo na, itong linggo na naman, anong gagawin ko? May nagawa ba ako? Meron ba ako naging accomplishment? Ano ba yung task na dapat kong ginawa na hindi ko ba nagawa? And so on and so on. How do you handle those things? Okay, so dami natin pwedeng pag-usapan. Okay, sir. Another also, yung health and wellness thing. Sabi ko nga, health and wellness may be, parang di ba ngayon, people tend to be physically fit. So ano mga pwede? Parang online fitness program, yung mga personalized thing. Kasi di ba sa ibang bansa dati, malaking bagay na yon. Ngayon, unti-unti nakikita natin sa Pilipinas. And online courses, kunyari, di ba yung parang personal, ma'am, kunyari ako, trainer ako. Parang tayong dalawa, may 1 hour. You pay me monthly. Pero 1 hour, tayo. So that's basically pagkakita. Ang problema lang doon, yung physical store o yung physical brick and mortar. Yun lang. Kasi rental will follow, etc. But kunyari ikaw, individual, anong gagawin mo? Health buff ka.
eh, make sure that yung pagiging health back mo, gawin mo negosyo. Self-employment. That's one, di ba? Parang ano pa? Everyone now probably would like to get into alcohol, alam yun, yung mga safety, yes, sir, cleaning solutions, sanitizer, and so on. Sige, by all means, go. Noona pa nga. Sir, meron akong ano, ko lang. Meron akong ngayon, I'll be producing our own with my business partner, sanitizer. So, may contact ako. So, kumbaga ngayon, lalabas na siya next month. Hindi mo naman kailangang nasa supermarket eh. Kahit within the circle of your influence, within your network, and your customers, and it will, yes, probably duplicated and so on. So, ibig sabihin, ito yung mga pwede na lahat. Noong una nga, when I was developing this winning business option, problem pa noon ng mga paano kakukuha ng supplies. Eh ngayon, kahit pa paano, GCQ na. So, madali na kumuha ng supplies. Whether online yan or pwedeng umorder dun sa mga chemical company and so on. So, pwede na siya. And basically, just kailan ba? Friday, meron akong audience na parang ang ginagawa nila ngayon, they're into garments. Since, siyempre, bagsak ang garments, anong ginagawa ngayon? Mga customized, personalized, fashionable PPEs. So, I suggested, wow, for example, yeah, mula, wow, dito sa face mask na parang kung anong damit ko, yun din ang face mask ko. So many ways, creatively thinking about it and innovating, adapting to the new normal. So, all this stuff that can be. Tapos, online platform ka. Yun. So, that's another health and wellness. Sumunod, get into probably transport business. Transport business ngayon, parang 25 na yung mga delivery apps. Parang ang dami ng pwedeng, yes, pwede nang gumawa ng delivery apps na parang 5,000, 10,000, meron ka ng delivery apps. So, ibig sabihin, get into it, food delivery, hindi naman laging food delivery yan. You can get into hauling, transport, and so on, of essential goods. Daming need pa rin. Kaya nakita nyo, di ba, I'm into transport sector, we're into freight business. Yun ang sinasabi ko ever since pa with our team. Our business model is not meant to be diluted by so many advent of technology and so on. Technology is always good to help our businesses, but not necessarily take us away in terms of doing business. So, ano ibig sabihin? Nakita natin na isa sa pinaka hindi nawala during the lockdown, during this pandemic, is itong sector na to, itong industry na to, transport business. Kaya nga sabi ko, from the very beginning pa lang ng team namin, even with the advent of technology, physical distribution, hindi mawawala yan. And it's true. And it's validated. Yeah, parang ganyan. So that's another, transport. And then, this is always, gusto ko to eh, mahal ko itong lagi, itong susunod na sector, agriculture. Alam mo, lagi kong... Yes, lagi kasama yan sa top 10 mo, sir, last year. Hindi ko nga siya. Ano, siguro ilang taon na lagi ko siyang nasasama kasi nga yung clamor to hear about agriculture, hindi nawawala. Lagi ko nga sasabi, it's cool to be in agriculture. Makibaka, makibaboy. Alam mo yun, lahat, pwede. Whether it's aqua, it's fisheries, tapos yung mga vegetables and so on, di ba? Parang, although ako bias ako with aqua and fisheries o tsaka livestock, kasi mabilis eh, mabilis ang turnaround. Although, by nature, I'm not into agriculture, but definitely, siguro sooner, probably in the next years to come, I'm getting into agriculture. Kaya nga, I'm telling people that it's one good way, lalo kung may resources tayo, lalo na yung mga viewers natin na mga ka-promdi, mga taga-promdi province din, might as well, yung resources na meron kayo, yung likuran ninyo na nakatiwangwang lang, hindi naman kailangan laging malaki, get into it. Imagine nyo, for example, kangkong na lamang, magtanim ka ng kangkong, baka every week meron kang inaaning kangkong. Similar. Hindi mo kailangan ng malaking pwesto. Di ba? Yun ang sinasabi natin eh. So, again, babalik saan? Creatively, creative thinking. So, yun ang sinasabi natin sa another sector. And then ang isa, pinakamabilis at pinakamadali, get to trading business. Ano ba yun sa trading? Eh, basically, use the e-commerce platform. Sabi ko nga, baka pwede kang mag, ano, ang tawag doon, yung ukay-ukay online. So, say, parang yung mga gamit sir, mo, damit mo na hindi mo na nagagamit, nandiyan nakatambak lamang, total kung naglilinis ka, pwede mo nang ibenta siya online. Diba? Hindi naman kailangan gumamit ka pa ng e-commerce platform. Baka within your network pa lamang, posting mo pa lamang, bumenta na siya. You see, you get money from it. In fact, may nakita nga ako dati, parang yung mga Sara na branded pa, parang bebenta lang, 200, 300. You see? Ibig sabihin, hindi natin
nakikita yung mga pwedeng gawin na based on things na nakikita mo that you just need to work on your creativity. So if that creative juices will play within our minds and thoughts, then definitely you can see a lot of opportunities na nandyan lang. Sabi ko nga kanina, diba, it's like antenna. Taas natin antenna natin. Pag tinataas mo antenna mong ganyan, and then you scan the environment. Anong wala, anong meron, anong pwede, and do it creative. Yun. So, yes. At least those are 5 ideas, winning business option. So, sir. Yeah, medyo lima na baka makatulong yung mga ideas sa mga viewers natin, di ba? Yan. Sir, thank you very much, sir. So, tama-tama. May share ko din to, sir, kasi meron akong seminar, home-based business. So, pwede ko itong i-add. Thank you, sir. Yeah, thank you. By the way, sa mga deliveries natin, sir, kasi marami din tayong viewers na mga business owner, entrepreneur. So, if you need the services of, sir. So, okay, anyway, sir, thank you very much, sir. And sa mga nailan ng speaker, yan, available din si sir. Can I invite also our viewers? Ma'am, yes, sir, please. Can I invite our viewers? I have, yun nga, sabi ko, sir, one of the things na parang hindi mo nagagawa previously, in fact, siguro mga 3 taon na, we're supposed to come up with an FB community. These are for professionals and business leaders. So finally, nagawa na namin, less than a month ago. Hindi ko alam kung na-invite na kita, ma'am, doon. You have to join that. Yeah. Workplace. Member na ako doon. Ayun. Member na ako. So, gusto ko lang imbitahan po yung karamihan na if you can join us, if you're into business, if you're into parang company, if you're into corporate world at this point, from HR to sales, marketing, whether your brand, finance, operation, join us. It's a very good community, parang workplace excellence community. Hindi po lahat na-approve doon. So we wanted to see, kasi ang plano natin doon, it's a community of professionals wherein parang there's networking with that. There would be a lot of learnings and insights. Tapos we plan to also, anong tawag doon, to feature, for example, to feature some of the members doon wherein ano yung parang excellence that they do in their craft, in their workplace, in their company, in what they do. So that's one. Pangalawa, we're also looking at, hopefully, sana mangyari to. Ewan ko lang kung kakayanin at mangyayari ngayong ganitong panahon. We wanted to have some video contents para nga it can be spread mas mabilis. So tinitingnan ko lang kung kakayanin ko siya yung commitment to do ito na regular na ginagawa, tulad ng ginagawa niyo. So I hope that if you're into it and then you wanted to learn, you wanted to see and matulungan kayo, join us. Hanapin niyo lang po yun sa Facebook. That's Workplace Excellence PH. So yun, si Ma'am Gigi is part of that already. And then siguro, sabi mo nga ma'am, yung I have my books pa rin. Yun nga lang, hindi online, offline pa rin siya. Nasa major bookstore and it is distributed by Kerygma Books of Bo Sanchez. Ano nga ba? Una yung bestseller na Strategies of a Champion Entrepreneur, 10 Guidance on Your Principles Towards Getting to the Next Level of Your Entrepreneurship Journey. And then the latest book, yung Standout, How to Lead Without Losing Your Value. Yeah, I have the value. Copy there. I have a copy. Yun, ma'am, ba? Actually, nung nabigyan ko po kayo ng copy, hindi pa siya nilo-launch ng time na yon. So officially, nalaunch lang siya late last year. And parang it's doing very good kasi nga it's basically an ethical leadership book which is rightfully na parang pang millennial, those who are aspiring to be the next leader of their companies, of their group, organization, and so on. So Stand Out, How to Lead Without Losing Your Values. And then, yun, nabanggit ni Ma'am Gigi, if you wanted me to speak with your team, with your organization, with your companies, whether it's ngayon kasi virtual learning, virtual keynotes, virtual corporate engagement, virtual parang consultancy, one-on-one independence, so on. Do message us or hanapin nyo lang po, Paolo Tibig on social media. Just get YouTube. Meron na rin, pinarevive ko na rin. Sige, lahat na. So, your YouTube channel is Paolo Tibig, sir. Yun lang. Paolo Tibig lang rin. Okay. So I hope na magkaroon na nga sana. Subscribe na kayo. Subscribe kayo kasi meron na mga naman may mga video content. And I hope, nanonood ako nun, sir. Before pa ako magka-YouTube, nakita. Pero nawala siya for a while. Pinabalik ko lang ngayon din pandemic. So lahat po ng mga dating ginagawa ko na ibalik ngayong pandemic. So hopefully, ma'am, kung mabibigyan mo kami ng copy ng interview na to,
we can also share that with the YouTube ng Paolo. Yes, sir. Sige, sige. Everyone, just Paolo Tibig. Follow me on Facebook. Follow me on Twitter. Follow me on Instagram and so on. And let's see how can we collaborate also. Hey, thank you, sir. Ah. Thank you very much. Thank maraming you, salamat. Sir. It's an thank honor you. Na nag-guest ka. Thank you. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga deliverers natin. Yes. Please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, deliverers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go.